Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villan. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli na naman tayo magsasama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 9! Father Roy? Uy, magandang araw po muli sa inyo. Busy ka dyan. Sorry. Kasi ano Father Hans? Ano ba nagkakaabalahan mo dyan? Ako meron binabasang isang art magazine. Nagaling na mga artist, Father. Oh. Aba, bago tayo magkwentuhan ng ito, bumati ka muna sa ating mga viewers. Oh, siyempre. Sa inyo pong lahat, magandang araw po muli. Sa mga artists all over the world, siyempre. Makakatuwa, Father Hans. Maraming tayong mga manood. Ba't ibang larangan, ika nga. Yan. Mula, profesyon sa buhay. Guro, mga... Of course, meron tayong mga active po sa mga kabatbang organizations. Yes. Mga police. Kami po ay labis na nagpapasalamat pa rin sa inyong walang sawang pagtutok, pagsubaybay, pagsuporta sa mga programa ng TV Maria, especially ng Testimony and How Can They Follow Us. Yes, kayo po ay maaaring patuloy na manood at sumabaybay sa ating po mga programa sa TV Maria at TV Maria Feels sa Facebook po at sa YouTube. Don't forget, kayo po ay mag-like and subscribe. Yan. Thank you po sa ating mga viewers all over the country and the whole world. Intergalactic, Father Hans, sa ating pong viewers. Talaga namang. Alam mo, Father, yung nakakatuwa kasi yung mga komento na tatanggap natin, no? Lalo, season 9 na tayo. Yeah. Maraming salamat. Kailangan pa natin pag-ibayuhin ang mga bagong luto, kaalaman, and of course, lessons in life dito. Yes. At wala pong pinagkaiba yan sa araw na ito kung saan meron tayo muli isa na namang magaling pong mag-share ng kanyang kaalaman sa pagluluto, and of course, yung kanyang kwento sa buhay. Nakakaibang talento rin ito. Mm-hmm. Mukhang magiging makulay ang ating iluluto ngayon. Maarte ang ating ating pagkain ngayong araw na ito. Ito ikaw nag-iinarte, Father Roy. Ha? Kaya tawagin na ho natin ang ating bagong kaibigan at bisita ng kusina ng Testimony. Let us welcome, Sir Nani Reyes! Wow. Welcome po, Sir Nani! Yes. Wow! Sir Nani! Magandang araw Sir po, Nani, Father. Magandang araw. Alam mo, Father, artist mo yung kanyang artist na siya. Kaya, may apron talaga na. Ang ganda apron niyo, Sir. Yes! Galing po yata sa inyo to. Pinairam sa akin ganito. Hindi ho, yan ay iyong-iyon na yun. Yeah. Ganun po. Sa ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po kami sa inyo pag-guest sa aming kusina. At alam nyo, kayo na pa kami ni Father Hans, pati yung Tina Magazine. Kasi meron pong isang magazine kung saan nandun po yung lahat ng mga artist na may mga magagandang contribution po sa atin pong sining sa Pilipinas. At isa po diyan, ito pong ating kasama ngayong araw na ito. Si Sir Nani. Yeah. Ito yan. Diba? Makikita ang kanyang gawa sa pahina na ito. Siya ay na-feature, tama ba? Opo, na-feature po kayo. Sapagkat siya ay isang artist. Pero Father Hans, ba't ka pa titingin sa magazine kung in live, in person? Oh yes! Ito na yung ito atin na. Pong guest. Pero this time, hindi po kayo magpe-painting. Ay, hindi po. Kayo po ay... Ako po ay naatasang magluto yata ngayong araw na to. O, this na hindi nautusan. Naatasang magluto. Ano po ba ang inyong ihahanda ngayong araw na to, Sir Nani? Dito po sa kusina ng Testimony. Ang tawag po dito ay sun-dried tomato pasta with shrimp. Sun-dried tomato pasta. Ano mo, abang-abang itong mga niluluto naman ang panahon, ha? Sun-dried. Oo, ang hahaba. Paano yan, sir? Pag maulan, walang sun-dried. Ay, hirap yan. Siguro po, sa pag tag-init lang dapat kayo. Si sir naman pinatulad talaga, no? Hindi sinuportahan. Ano po ang mga ingredients ng ating pasta? Sun-dried. Unang-una po ay yung ating sun-dried tomato. Ah, yan pa itsura no. Pag sinabing sun-dried. Ito, Father Hans. Okay. Okay. Tapos, ito pong parmesan cheese. Yes. Yung... Tapos yung shrimp. Basil. Basil. Nakuha ko basil. Bawang. Tsaka po yung chili flakes. Chili flakes, yan. Salt, at saka po... Salt.
Pepper. Opo, tsaka po yung ating olive oil. Ang oil, di ba? At hindi po dapat natin makalimutan yung ating pasta. Pasta, of course. A dried basil leaf. Dried basil. Ay, sa end pa ng dried basil leaf. Takot lang ang kaiba. Mukhang exotic itong mga ating lutuin ngayong araw na ito. Hindi mo alam yung mga pangalan eh. Pero still, ito ay masarap. I'm ito sure. Po bang iyong iluluto ay ito yung natikman mo before, somewhere? Ito ay tinuro po sa inyo? Actually, nagtanong po ako kung ano po yung masarap iluto. Yeah. O baka naman dahil nagbabalag ng painting ka eh. Gusto kong magpasta. Maganyan po ba yung parang isang artist din, may inspiration din, may mga moment din na diba pag kumakain tayo, parang may gusto akong kainin. Kaya opo, ba, sa pagpe-paint ba may ganun din na parang may gusto akong may mood. Opo, may mood din po. Ang mood ang tawag pala sa mga artist. Ganun kayo mga artist, Father Hans. Nakaka- pag may arte kami. Nakakasira ng mood na. Nag-iinarte. Mga arte talaga. Nakakasira ng mood. Hindi, pero yung mga ganun po, ito ba yung mga mood na, may mga mood ba na parang ang lungkot-lungkot mo, pero parang may gusto kang i-drawing? Meron pong pagkakataon na ganun eh. Meron din pong pagkakataon na nakaharap ka lang maghapon sa easel mo, sa canvas mo, na wala kang maipinta. Halos isang buong araw, nandun ka lang, paikot-ikot ka dun sa studio mo, wala kang maipinta kasi blanco po yung inspiration. Eh. Walang ganun. Ganun dumarating. Walang dumarating na inspiration. What type of art ang inyo pong inyong ginagawa? Dalawang klase po yung ginagawa kong type ng art. Eh. Isa pong religious art, at saka po yung isa yung mga mas famous po na kung tawagin ni mga larong bata. Larong bata? Ha? Ito yung nakita natin dito sa yes, yes, magazine. Yeah, no. So does it mean na dito nagsimula ang iyong pagpipinta sa mga larong bata concept? Or even parang before, meron po. Na ikaw. Meron ka na even before ng ganyan mga pagpipinta. Kauna-una ang ginawa niyo po noon parang mga larong bata? Ah, hindi po. Ang kauna-una ang ginawa ko pong painting yung babaeng naliligo po sa talon, nakahubad. Wow! Artist so, talaga? Masa ba yung kape nun? Joke lang pala ako. Pero nakatalikod naman po yung ano. Yeah. Nakatalikod po yung wala. Alam niyo po ba kasi, even nung medieval times, isa po ang body of the human person as one of the important subjects of art. Ang dahilan po niyan, yung perfection of God's creation, yung mga curves and all. And you will see sa mga, kahit sa mga simbahan, oh, yes, makikita yes, natin yes, ng mga great painters natin, artists na bodies, ginagawa nilang concept din talaga. Pero ito ay hindi ito bodies, ito nakakaano. Ito simulan natin ang pampalakay ng body. Ito na yung Father Hans, ito yung hipon na nakahubad. Hipon. Ay, ito ba? Hindi. Hubad na hipon ba yan? Hindi ba ito ba na hipon? Mamaya. O, sige, pwede natin simulan. Yeah! Ang first step ng ating sun-dried tomato pasta with shrimp. With shrimp. Ano ang first step natin? Ingredients, ito. Uno po ay... At ito ngayon ang first step. Magpapakulo po muna tayo ng pakulo tubig. Pakulo muna tayo ng tubig. Para po sa alright. Pasta. Wow. So yan, medyo matagal-tagal po yung pagpapakulo. Matagal pala magpakulo. Lalo pag malaki, pag mahina yung... Oo, pag mahina po yan. Kaya dapat natin lakasan. Saglit lang yan. Lakasan po yata. Pero kailan niyo po na-discover yung, bukod sa pagluluto, kailan niyo po na-discover yung talent niyo sa pagpipinta? Maliit pa po akong bata. Nag-drawing na po talaga ako. Sumasali po ako sa mga on-the-spot painting, gano'n. Siguro usually may... po yung elementary days yan. Sa family mo, siguro may nag-influence sa'yo. Wala po. Wala namang artist. Wait, nakaranas ka ba sa mga elementary, on-the-spot painting, drawing contest, no? Yung naalala ko talaga, no? Yung mga tao-tao mo, parang palito lang, tapos buhok ko, na bahay ko mo. Doon ka nagsimula po ganun sa... Ganun po, opo. Siguro halos lahat naman po ng artist, doon nagdaan. Since childhood. Doon po. Naalala niyo po nung kayong bata, ano yung mahilig niyong kayo? Mukha, animals, no, ang, nung, nung araw po, ang sinasabi ng nanay ko, doon po daw ako nagdo-drawing sa mga gilid ng notebook. Yung gumagalaw eh. Yung gumagalaw, yung mga stick. Ganyan. Pag ginanon nyo po, yung nananak parang gumagalaw. Tama sa mga notebooks. Yun. Kaya puro yung drawing yung gilid ng libro. Tama. Tapos yung mga Bible po, yung mga maliliit na Bible nung araw. Dino-drawingan nyo? Yung pinamimigay ng mga... Dino-drawingan nyo po? Oo, dino-drawingan po. Saan ba ito si Sir Nani? Pati Bible eh. Bata-bata talaga. Pero yung kayang pagiging artist talaga ay dumutang na nun sa iba. Pero yan ay elementary, high school, nung college po ba, kayo ay nagkaroon din ng ano yung kinuha niyong kurso? Anong college po, pumasok po muna ako ng architecture sa Far Eastern University. Talagang nagpursue na yung talent niyo sa pagpipinta.
Pero tapos pagkatapos po noon, pumasok po ako ng ICS sa Bulacan po. Ano yung ICS ulit? Immaculate Conception Major Seminary. Wow, seminarista po ito. Dati po, dati. Bulacan, dati no? Pero it means yung kanyang experience siguro sa seminaryo, mayroong in a way may influence siguro. Kaya may religious art siya eh, no? Oo po. Mm-hmm. Religious art siya. Ayun, yun, yun. Mm-hmm. Naalala niyo po yung mga first religious ano works ninyo, yung arts na ginawa ninyo, pinaint? Opo. Usually po, mga nagawa ko dati, mga mother and child eh. Yung Madonna po. Madonna and child. Marian. Bakit sa family ho ba meron ding ganyang talent na parang minana nyo? Meron po ako mga pinsan na artist din po. Kaya lang hindi po sila nagtuloy. Yung iba po, yung iba naging arkitekto. Kasi yung iba po, na linya po sa paggawa ng mga paper mache, gano'n. Kasi oh, Father Rizzi, sir, nandiyan from Rizal, di ba? From Rizal. Eh, di ba nandiyan ang ating... Ang bayan ng mga artists. Mga artists. Na, even mga, ay, mga poets, yung mga mahilig magsusulat composers, din. Composers, writers. Yeah. Sa Angono po. Angono. Meron po kaming dalawang national artists sa Angono. Lucio San Pedro for music. And Carlos Botong Francisco po for visual arts. Sa visual arts. Baka bangsong bati naman yung ating mga, po, mga friends from Angono. Binabati ko po yung mga kababayan po na kababayan ko po sa Angono Rizal. Yes, talaga naman. Ina yun. Wala ka bang special someone nagsong batiin doon? Yung nanay, tatay. Binabati ko po yung pamilya ko. Nanay, tatay. Yan. Ito masunurin na yun. Si Sir Nani, napaka... Para ganyan po, pero diba ang artist daw parang minsan mahiwaga ang dating, very mysterious ang kanilang ano, ang kanilang aura. Mm-hmm. Very mysterious. Wow. Pero nung bata ho kayo ba ay ano, kasi lumalaban-laban din kayo sa contest. Competition. Ganyan kayo kaano na rin, yung medyo mahihiyain kayo nung bata na kaya kayo ay may moments na makakapag-painting. Mm-hmm. Ay, hindi po ako mahihiyain, makakapag-painting ako. 'Di ba? Ano lang po ito, kunyari lang po, naka-screen tayo. Wala sa camera. Nasa camera po tayo. Mapapagalitan po ako nung ano niyo. Director, ano director, director. Mapapagalitan po ako pag yung naging makapal po daw mukha ko. Pero yung mga paintings na yan, yung mga dinodrawing niyo po, yung mga bata, naglalaro mga bata, tapos yung mga religious ano ninyo, yan po ay galing din sa mga may inspirations kay pinaghuhugutan niya. Yung pong larong bata ay nabuo ko po yan dahil po nung bata po ako, deprived po kasi kami na magkapatid sa na lumabas ng bahay. Lagi lang po kami sa loob ng bahay naglalaro, kami dalawa lang po magkapatid ang lagi naglalaro. Kasi ayaw kami palabasin kasi ba ayaw kaming parang mahigpit po yung parents namin. Kaya ngayon, ang naging ano ko po yung mga hindi ko nalalaro nung express. Bata ko, in-express ko po sa painting. Painting ito, kaya mga ganyan. Yung mga hindi ko po nagagawa. Football. Isa pa pong dahilan ay para po maipakita rin dun sa mga henerasyon ngayon, yung mga laro po nung araw. Hindi lang puro Mobile Legends. Hindi po, puro gadgets. Merong interaction noon. Physical. Papapawisan ka kasi magkakagalos ka pa. Yes. Yung uuwi ho kayo na ang paan nyo ay kasing itim ng uling, tapos amoy araw. Tapos amoy araw. Diba? May gasgas. Tinatago mo yung gasgas sa siko mo. Siguro, Father Hans, bago pa masunog yung tubig, no? Oo. Tayo muna ay mag-break muna tayo. Kasi po, ang hirap, una, you would know po, bakit po si Father Nani, ano ba yung kanyang special si na mga art, ito mga darating po mga, siguro, mamaya po, he would share, nasaan po ngayon ang mga art? Ni Sir Nani. Mag-break po muna kami. Abang-abang pong papakuluan pa at maluto na po yung tubig. Huwag kayong makalis. Alright. At tayo po ay nagbabalik kasama ng ating guest artist, si Sir Nani, sa kanyang sun-dried tomato pasta with shrimp. Wow! Yes. Father, ano yung nakita mong yan? Artist. Ito ang kanyang gallery ba? Studio gallery. Wow. Bakit po artist, Sir Nani? Yung art po, pinagsama ko po yan eh. Yung art ay yung sining, tapos yung east po, galing po, located po kasi yung Angono sa east part ng ano. Manila. Tapos may cross sa gitna. Opo. Mean to say, ang iyong gallery ay mostly mayroong kinalaman sa ating pampalataya. Opo. Oh, okay. Wow naman. Grabe. Very... Speaking of which, kasi dahil having said na ito ay tungkol sa pananampalataya, no?
Ang mga worst kasi ni Sir Nani pala, Father Hans, ay nakikita na sa ibang bahagi. Oh. Pero bago yun, yung baka art na ito. Yung tubig. Oo, baka masunog yung tubig. Kawawa tayo nito. Ano ba ang ating next na step para prepare ng ngayon po ay gigisahin na po natin yung isasama natin sa pasta. Lagyan natin pasta siguro. Opo. Mukha yatang galit na to. Oh. Galit na galit na po yung tubig. Tubig. Na nagwawala na yung tubig. Yan. Nananawagan na nga. Mabaliin ba natin? Hindi naman mabaliin. Hindi naman po. Keep. Siguro po kalahati lang po yung yan. Okay. Yan. Tadan. Yan. Ito yung mga mabigat na kainin, Father Hans, ang mga pasta-pasta ng ito eh. Pag kinain natin, busog ka. Ilahat na po ba natin? Oo, marami tayo. Tatlo tayo. Marami tayo mapapakain. Hindi lang mong tayo. Sambayan na ang pakakainin natin. Yes, ayan. At habang... Antayin po natin lumambot para po lumubog po yung kabuuan ng pasta. Okay. Yan. Siguro habang ginagawa niyo yan, sir, yung mga work of art ninyo ay nasaan po ba ngayon matagpuan? Yung mga gawa ko po ay matatagpuan po. Una sa Manila Cathedral. Wow, bigat eh. Sa sacristy po ng Manila Cathedral. Tapos sa inyo pala yun. Sa Antipolo Cathedral po, doon po marami. St. Maximilian Seminary. Pang-cathedral pala sa mga art ni Seminary. Sa Multinational Village, tsaka po sa Miseo San Agustin po. Yeah. At sa San Agustin Seminary din po. Yeah. Dito sa Intramuros. Ano po yun? Anong klaseng art po yung matagpuan sa mga religious po? Art po. Stained glass ba ito? Or? Hindi po. Yung pong sa Manila Cathedral ay stained glass po. Okay. Tapos yung pong sa Antipolo Cathedral ay halo po. May stained glass, tapos meron din pong painting. Oo. Pero ikaw yung taga-design nung, at ikaw yung taga-drawing ng design mismo, tapos sabi, stained glass na ito, iba na ng grupo ang mag-implement para gawing stained glass. Oo. Ayan. Ano ba yan? Mag-ano na rin tayo? Mag-gigisa na. O sige. Tapos ito po, antayin lang po natin ng hanggang 10 minutes po. Okay. So magkapainit muna tayo ng kawaliban yan. Yes. Siyempre, para... Pero speaking of ginigisa, doon pag sabing ginigisa ka, para kang pinahirapan. Ikaw ba nahirapan ka nung pagsisimula niyo po as an artist? Mga struggles po ninyo? Lahat naman po siguro ng artist. Pagsisimula. Nagsimula po talaga sa hirap. Ano yung mga medyo significant struggle na naranasan niyo po magsimula? Isa po dito siguro yung niloloko ka nung mga kumukuha sa inyo ng painting. May ganun po. Nangyari po sa akin yun eh. Paano? Nung nagsisimula pa lang po, siyempre gipit na gipit ka na. Tapos lalo ka pang gigipitin nung mga kumukuha sa'yo. Para lang makuha nila yung painting, tatawaran nila ng sobrang baba. Hanggang sa, siyempre, ibibigay mo na kasi nga, unang-una, kailangan mo ng painting. Ng pera po pala. Oo. Ngayon po, balik po muna tayo rito, masusunog. Yeah. Saka ito siguro dapat Kuya Roy. Na yung i-pray over muna naman. Tanggalin natin yung takip muna Kuya Roy ni Ito. Yan. Kasi para makahinga siya. Yan. Diba? Ito na. Ilagay ko na po kanina yung olive oil. Olive oil. Opo. Yan. Okay. Ito naman. Tapos po ay igisahin po, lagay po natin yung ating... Mainit na ba ang mantika natin? Hindi pa po. Hindi ba mainit? Medyo na. Lalagay po natin yung kasahog sa lahat ng pagkain. Yan! Bawang! Ang bawang. Kung merong isang parang bawang sa isang art, kasahog lagi, ano yun, sir? Hindi mo wala. Sa tingin mo, kala mo ha? Sa tingin mo, kung merong maituturing na bawang sa pagpipinta, ano yun, sir? Siguro, kasahog lagi. Saan po ba? In terms of materials po ba? Siguro po sa akin, sa part ko, yung tubig. Kasi acrylic po yung gamit yung ano, ko. Yung medium. Medium. Tubig po. Is life. Ano yun, sir? Next ay? Susunod po natin ay yung ito. Ito pong dried. Sun-dried. Sun-dried. Sun-dried tomato. Tomato. Ito na yun. Kaya pala, binilad sa araw talaga. Oo, eh, no? Kaya sinabi natin sun-dried. Palagay ko po kasi nagmantika siya. Wow. Ang bango. Iba naman tong sa ating program, Father Hans, ano, marami tayong mga nag-prepare ng pasta. Yeah. Pero first time ito na merong sun-dried. Yes, yes. The first time, no, nag-offer sa atin. Haluin po natin para hindi masunog. Hinaan lang po natin yung apoy. Yan. Pag mga ganun po, nakakalungkot naman yung ganung ano, no, karanasan na loko. Pag anong, paano po, anong ginawa ninyo after that? Nung una po kasi, siyempre, dadamdamin niyo yung nangyari. Mm-hmm. Kaya,
Next na po ay ang kaya po, ay dadagdag natin dahil dinamdam po natin yung mga pangyayari. Dadagdag po natin ngayon yung shrimps. Ayan. Talaga ano na lang eh. Igisa na lang natin yung mga samahan loob. Igisahin na lang po natin. Igisahin na lang natin yung panlolokong ginawa. Panlolokong ginawa. Nakakalungkot naman yan. Oo, ikaw na nga yung gipit, no? Minsan nakakalungkot. Ito yung sa ating lipunan. Kung sino pa minsan yung gipit, lalo pang ginigipit. Lalo pa pong ginigipit. Kapit sa patalim. Mm-hmm. At talagang pagsamantalahan po yung pagkakataon. Tapos, sama po natin yung dried basil. I'm sure mas naging mahi. Mango na. Tsaka po yung chili flakes. Chili flakes. Para magkaroon po ng kagat. Anghang. Kagat o konting anghang. Ikaw ba mahilig sa manghang po, Sir Danny? Medyo po. Yan. Hot. Ito na yung ano, fresh basil. Fresh basil po ang susunod. I am sure naging maingat na maingat ka na noon after that. Ano, mga charge to experience. Isang beses, dalawa, maingit ka ba na loko? Actually, na maraming beses po eh. Ah, ganun? Maraming beses. You get to learn talaga, ano? The hard way. Maraming beses na siya na loko. At natuto na siya. Kumuhugot. Diba? Antay lang po natin maluto po yung ating hipon. Balik na rin po natin para maluto po yung kabila. Pero siyempre, kung meron ka pong ganyan mga karanasan na nakakalungkot, nakakasakit ng damdamin, for you, as of now, what is your greatest achievement? Artist, young artist din. Ang pinaka... Siguro, bago mong sagutin, kasi sabi nga ni Father Hans kanina, dahil naloko, tapos ano yung achievement? Pero what would keep you? Kasi naloko ka na, makawalang ka ng gana eh, no? Makawalang gana. Unang-una, pag tumigil po ako pagpipinta, magugutom ako. Tama. Kaya yun po ang nagbabaan sa akin. Drive sa kanya. Tsaka sa akin po kasi, kung lokohin mo man ako, nasa iyo na yan. Actually, magagawa ko, mauulit ko naman yan ikaw, hindi ka na makakaulit sa akin. Ganun po yun. Kala mo ha. Ikaw ang nawalan. It's your loss. Loss. Not mine. ano yung achievement nila? Greatest achievement nila? Ang pinaka greatest achievement ko po siguro masasabi yung sa Manila Cathedral. Kasi ito po yung nagsimula talaga ng ano eh. Nagsimula lahat ng makilala po ako ng mga iba't ibang simbahan. Tsaka sabi nga, Father Hans, hindi mo sa pag-yabang, no, pero yun po Manila Cathedral, ito ang the mother of all churches sa Pilipinas. Kasi nga po, as you know, doon po nagsimula po yung ating pananampalataya sa Intramuros, no? Doon sa part na yon. After po sila Magellan, for some point, ay nawala. Nung bumalik po sila ating pong next mga misyonaryo, doon po sila nagtayo. Ito na. Check po natin itong ano. Ah, baka yan ay ano baka na. Baka po ano to. Yun ang al dente. Baka ano na yan. Na. Ayan. Uy, pero ang sarap nung ano. Naamoy na amoy, ano? Ang sarap ulamin. Amoy pa lang, Father Hans. Ngayon po, dadagdag na po natin fresh yung basil. Ating fresh basil. Mm-hmm. Yan. Naku, pampadagdag amoy din yan. Oo. Pero kung naging greatest achievement nyo po ang ano, Manila Cathedral, na mamaya malalaman natin kung bakit yan Manila Cathedral ang kanyang naging kakaibang... Hindi ba kakalimutan at napakahalagang lugar. Tapos, sorry. Maputol ko po kayo. Sige po, sige po. Putulin dagdagan po na natin ang paminta. At saka po, asin. Ang nagbibigay lasa. Yeah. You are the salt of the earth and the light of the world. Talaga. Pero, di ba sabi natin kayo, naghahanap kayo ng mood. Ano yung kadalasan? Nakakatulong ba yung lugar? Yung panahon, ano ba yung mga sangkap sa paligid ninyo na ako, nakakatulong sa inyo? Simple lang naman po yung ano ko, kailangan ko lang ng tahimik na lugar. Tsaka po, masarap na pagkain. kaya pa nagluluto to ng pasta. A good place Opo. For a good taste. Opo. Yeah, wow. hindi ako makakapag-umpisang magtrabaho sa umaga kapag hindi po ako nag-umakumain. Ano yung pagkain na favorite mo, Sir Nani? Paborito ko po sa umaga yung ano, longganisa. Ah, sinangag. Wow, grabe. Isan tapa saka itlog gano. Gutom na. Sa susunod din naman ayo, ihahain niya. Yan. So pag yung mga ganyan nakaka-inspire na pagbusog ka talaga. Oo. Meron naman kasi I think may ibang artist naman na 'di ba yung ibang nasasabi na hindi na kumakain. Hindi na nga sila, parang hindi niya napapansin. Iba-ibang style din talaga. Sila po yun. Di po pwede hindi kumain. Baka magwala kayo. Mamamatay po ako. Magwala kayo. Iba rin talaga. May mga gulungan, di ba nakakaligo? Totoo yung mga hindi na nakakaligo. Hindi na napapansin yung kanilang suit na napakaruminaw. Mga artist, eccentric artist. Pag nasa studio po ako,
ang siyempre, ang damit ko, yung sira-sira lang, gano'n. Pero hindi po ako lumalabas ng gano'n ang itsura ko. Baka mapagkama lang po ang taong grasa eh. Talaga naman eh, no? Sir, para ma-idea po yung mga taong pumupunta ng cathedral at ng Antipolo, sa ano po ba yung art na ginawa ninyo specifically? Can you describe po yung art na inyong Manila ginawa cathedral sa Manila cathedral muna. Sa Manila cathedral po yung ano, significant events po sa buhay ng ating mahal na Birhen. Ah, okay, okay. Oo, yung pong Annunciation. Sa ang part po ng Manila Cathedral? Sa sacristy po. Sa sacristy. Hmm. Ito yung painting mismo o stained glass? Ginawa po siyang stained glass. Okay, stained glass. Okay. Paano yun? Di, pinaint nyo muna, tapos yun ang ginawang pattern. Yeah, opo, yun po ang ginawang pattern. Sa, same ba sa ano yan, Antipolo, ganun din? Opo, ganun din po. Okay. Sa ano naman yung sa Antipolo pong inyong pinaint? Yun naman pong history. History Antipolo. Po ng Birhen ng Antipolo. Yung image po. Wow. Yung pong pagkakita sa kanya sa puno ng Antipolo. Yung paglikas ng mga taga-Antipolo kasama yung mahal na Birhen patungong si Chocolaike. At saka po yung Chinese Revolution kung saan po nakuha ng ating mahal na Birhen yung mga marka po niya sa mukha. Saan po banda siya sa katedral makikita sa Antipolo? Yun pong dalawa. Yung pong dalawa ay nasa pag-akyat po sa shrine. Tapos yung isa po pagbaba. Okay. Tapos yung isa po yung sa yung Chinese Revolution po ay nasa office po ng Pero si pag-akyat sa shrine do sa pahalik, tama ba? Saan po yung banda sa pahalik po? Sa pahalik. Doon makikita. Para yung mga manonood ho natin, ano, pag kayo pumunta sa Manila Cathedral, pag kayo pumunta sa Cathedral ng Antipolo, yan. Hanapin nyo ho yun. Of course, ano naman ninyo na pwedeng umakyat, di ba? I think pwede na kayo na, no? Bukas na yung bukas na po. Pwede umakyat. Wala halik. Yung hihipo lang yata yan. Sa mantel ata nung mahal na yun. Opo. Mantel. Habang okay na ba? Al dente na ba yan? Al dente na? Pwede na po siguro. Adonoy! Pero bago tayo magtuloy ng ating pong next step, after po maluto na po yung ating noodles at saka yung shrimps po, mag-break po muna tayo para po ating munang lasapin ang lasapin eh, no? Yun pong noodles pong ready na. Mag-break po muna kami. Saglit lang po. Nakaka-excite yung amoy. Nagbabalik po ang artist, no? Ang artist dito po, si Sir Nani, nangaangono. Yes. Sir Nani, no? So, kayo na po, atin na pong natapos yung noodles. Ito po ay al dente na. And of With the sauce, yung sun-dried. Na tomatoes, which shrimp. Ayan. Yes. So, ano po ating next step, Sir Nani? Ang next step po ay ihalo na po natin. Hirap yung step na yan. Pero bago natin ihalo yan, siguro Father Roy, maganda na balikan na natin yung kanyang mga involvement. Kasi para bang lumulutang dito yung mga church, mga religious ano pala works niya. Mm-hmm. Para bang dahil dati siyang nabanggitan niya dati siyang seminarista. Mm-hmm. So para bang tapos ang pinaka significant at most ang greatest achievement niya ay yung Manila Cathedral. Para bang nandoon pa rin sa gawain ng simbahan. Yeah. Paano po ba kayo naging involved sa Manila Cathedral, sa Antipolo Cathedral, yeah, with Father Reggie that time saka si Father Nante? Yun nga po, nakita po ni Father Reggie yung mga gawa ko na malapit po daw doon sa mga existing na stained glass sa katedral. Sabi niya sa akin, Nani, baka pwede mong igawa ako ng punta ka rito, sabi niya sa akin. Magkakilala na po kayo ni Father Reggie. Magkakilala po kayo ni Father Reggie. Si Father Reggie po ay tubong ang gono rin. Father Reggie Malikdem. Father Reggie Malikdem. Hello po kay Father Reggie. Okay. Ganun po. Tapos sabi niya, kaya daw niya ako napili kasi yung gawa ko daw malapit po doon sa mga yung style niya. Ano ba yung style? Cubism po. Cubism. Yes. Sa katedral, kasi parang may mga square-square na talaga doon yung mga stained glass nila. So ayun po, ang the rest is history na po. Na nagawa po yung tapos na endorse ka sa cathedral sa Antipolo. Yun naman sa Antipolo po ay si Father Nante po ay kababayan ko rin sa Angono. Si Father Nante po ay isa ring artist. Ah, talaga? Artist po na hindi nagpipint. Oo. Yung sa Hello, Father Nante. May gifts sa kasi sa magandang pagpaayos. Opo. Yun po ang visuals po. Yung magaling si Father Nante. Tapos yun, kinomission niya po ako na gawin po yung history ng Antipolo. Birhen ng Antipolo. So, with that, ikaw ay naging involved na.
yun lang ba ang iyong involvement sa simbahan, yung iyong paggawa ng mga design, mga artworks dun sa simbahan? Ikaw ay part ng any ministry kayo? Or wala po. Ako po eh tumutulong lang dun sa apostolate namin sa Antipolo Cathedral, yung tinatawag ko naming Tinapay ng Birhen. Tinapay ng yan Birhen. Yan yung namimigay po kami kung ako nagkakamali, may one word na tawag diyan, mga Viajeros. Viajeros. Tinapay ng Birhen. Viajeros. Viajeros. Bakit Viajeros yun? Nagbabiyahe talaga? Hindi po. Mga nagbabike po yun eh. Tapos tapos iniikot po namin yung mga tinapay para ipamigay po dun sa mga street people. Sa mga less fortunate. Like, sa kanil, Father Nanten, before, kasi ako yung nagbigay dun ng puting sharing sa lugar na yun. Ano? Tapos, bagit niya na may mga grupo na umiikot paggabi. Nakakuntuhan ko niya siya. O sige, habang minimix natin. Oo nga, baka lumig na yung alam. Yung al-dente naging alkunat. Tuloy natin yung ano, maganda yung Viajeros na yan, di ba? No? Yan. Kung ano ba ang, habang hinahalo-halo pa yan, ano po yung ano? Paano kayo nagsimula doon sa Viajeros? Oo, Viajeros. Kakaibang ministry, sorry, no? Sorry, sorry. Ano muna yung ginagawa talaga ng Viajeros? Ang Viajeros po ay ano, namimigay po talaga kami ng mga tinapay para po doon sa mga... Nagsimula po yung pamimigay lang ng tinapay para sa mga kapatid nating mga nakatira sa lansangan. Nagsimula po ito nung pandemic eh. Nagsimula po ito nung pandemic. Parang wala ko pong magawa yung mga kabataan sa simbahan. Sabi ni Father Nante, tara, ano tayo, mamigay tayo ng mga tinapay sa... Yeah. Kasi nung panahong yun, mahirap po ang buhay. Yeah. Kaya siguro, isang way na rin yun para makatulong po yung mga kabataan din, ma-involved na makatulong sa mahihirap. Mm-hmm. Haluin ko lang po, ha? Yes, sige, yes. Sige po. Wow. So nagtuloy-tuloy yan every day yung pag-iikot? Hindi po. Ginagawa po ito ng Monday and Friday. Bukod po dun sa nag-iikot po ng mga kabataan na nakabike, meron din po naka-base doon sa mismong simbahan. Doon po, binibigyan po sila ng bigas, groceries, ganun po. Tinapay. Sila yung namimigay? Sila yung namimigay noon? Opo. Yung mga Viajeros din po. Oo, Viajeros. Paano rin nakatulong yung iyong talent, yung iyong work sa Viajeros, sa team ng Viajeros? Unang-una po, isang malaking tulong po ito para sa akin na makaano. Kasi kapag po nakakapagbenta po ako ng painting ko, idinodonate ko po dun sa Viajeros. Part po. Kasi kailangan din po, kailangan ko rin po. Kasi kumain, para magka-art ka. Pag-gutom ka, hindi ka makagawa ng part eh. Pag nagutom po ako, papayat ako. At hindi kawawa, ikaw yan. Kawawa naman si Nani, no? Sir Nani, oo. Tsaka ano po, last year, nagkaroon po ako ng eight one-man show ko sa Mega Mall. Ito yung gallery mo? One-man show? One-man show po, yung mga gawa ko. Exhibit. Ang title po nun ay Playpen. Puro mga larong bata po yung sa magazine ko. Hindi po yan, iba pa po. Halimbawa lamang ng mga gawa ng larong bata. Yan. Tapos so, yung kita noon? Yung pong proceeds noon, ibinigay ko po doon sa Tinapay ng Birhen. Para, Viajeros. Tapos nakabili po kami ni na Father Nante ng 10 trike. Para sa trike. Yung trikes? Para magamit po nung mga, ano, yung mga nangangalakal. So pati sila. Opo. So aside from giving them food parang livelihood na ito. Opo. Nag-level kasi up. Kasi kaya po namin tinulungan sila na ganun. Dahil po, kawawa naman po eh kasi humahire pa po sila ng trikes doon sa junk shop eh magkano parang lang po pedicab yan, parang pedicab yan. Magkano lang po kasi ang kinikita nila para sa loob ng isang araw, sabihin na natin na kumikita sila ng 200 a day a night para sa pangangalakal tapos i-hire pa po nila ng trike sabi natin 150 to 200 di wala na po silang kinikita, di so, ba may ganun pala no para sa mga ngalakal umuupas na ng trike para ay, sila ay mapaglagyan ng mga kalakal nila. Tapos dahil ikaw umupa doon, yung kikitayin mo sa nakalakal mo, mabawasan pa siya. Mabawasan pa po siya. Ng upa doon sa trike. Tama po. Okay. So yung trike na ito ay pinamigay niyo doon sa mga nangalakal sa paligid ng Antipolo.
Kaya napaka ano naman nung gawain na 'yon, marangal. Napaka gandang gawain 'yan. Okay na po. Kaya tayo ay nagpapasalamat din siyempre sa mga kasamahan ni Sir Nani, kay Father Nante, mga biyaheros, naku, mabuhay kayo. Maraming maraming salamat sa ginagawa ninyong pagtulong. Tuloy-tuloy naman po 'yan. Tuloy-tuloy po ito. Kaya nga kaya po ano, inaanyayahan ko rin po yung at aming mga manonood. Baka po may mga gustong tumulong para po sa ating mga kapatid sponsorship, na sponsorship, no? Donors, kapatid na mahihirap. Pwede niyo pong kontakin yung Viajeros. Viajeros sa Antipolo Cathedral. In any ano man po, in any way na makakatulong. So pwede na mag-sponsor po ng mga tinapay siguro or trike siguro, trike. O mag-join sila. Opo, mag-join po sila. Sa pamimigay. Sama po sila sa amin pag namimigay po. Ito, meron bang age limit ito sa mga kabataan lang ba ito? Ay, hindi naman po. Hindi naman po, hindi naman po ano. Meron nga po kami mga kasama, mga matatanda na rin po, mga senior. Pero ang ikot ninyo hanggang Antipolo lang talaga. Actually, hindi po ako sumasama sa pagbabike. Oo. Hindi magutom ka. Hindi po ikaw talaga na. Hindi, baka hindi po kayanin ng bike yan, no. Bakit po ba? Matarik po ang Antipolo, baka hindi siya makabalik. Baka po pag bulusok na gano'n ng bike, eh hindi na po ako makabalik. Pero saan ang ikot nila? Pag gano'ng Antipolo. Around Antipolo lang po. Okay, okay. Gusto bagay, ang Antipolo is a city naman talaga. Ano? Kaya maraming tao doon at lang nangailangan din doon. Opo, totoo po yun. Meron din tayong mas nangangailangan ng mga kapatid. So, bali, how can they, meron bang Facebook page yan? Meron pong Facebook page. Ang Antipolo Cathedral po. Pwede pong tayong makipag-ugnayan sa kanila. Wow, napaganda, no? Simbahan din lang tayo pa sa sermon-sermon, ano? In fact, at hindi lang basta-basta yung mga ministries po ng lay ministry, no? Yung pong readers and collectors, yung lector. Kung hindi, may mga ganyang gawain po ang simbahan na on ground, ika nga. May mga moments din po as an artist. May mga moments ba talaga na parang hirap na hirap ka mag-paint. Talaga napapadasal ka na. Para bang, Lord, give me an inspiration. May mga ganong moments din talaga. Ako po kasi, sa simula pa lang, bago po ako mag-umpisa talaga, lagi po talaga ako nagdadasal. Nagdadasal po ako na sana biyayaan po ako ng pahiram po ng talento. Kasi naniniwala po ako na ano, hindi po akin yung talento. Wow. Na yung talento po ay biyaya at hiram lang po natin. Nilabutan sa totoong maestro. Ako po ay isa lamang instrumento ng tunay na maestro. Ba kayo yung brush, ang Diyos ang kamay talagang gumuguhit. At kayo, pahiram, Lord, pahiram muna, please. Ganun po. Pahiram po muna ng talento kasi wala akong maisip na gawin. Baka hindi kami sisingilin, at least kay Lord, hindi kami sisingilin ng upa sa talento. Libre. Huwag mong pilitin na para bang manggaling sa'yo. Mas maganda kung talagang, Lord, make para bang bless my hands. Bless my mind. And then, let me use your... Naniwala po kasi ako nung kapag galing po talaga sa taas, yung biyaya galing sa taas, mas maganda po lumalabas yung obra. Yung pilit, no? Dipit na. Kasi pag yung aasa lang po tayo dun sa sarili lang nating galing, wala eh. Hindi talaga... First time ko narinig, pahiram ng talento. Ang galing na, pahiram ng talento, Panginoon. At yun naman na binabalik nyo din po sa simbahan. Opo. At ang pagbalik ng talento, sa Lord, ay sa mga panggitan ng paggalingkod sa kanyang kapwa. Napaganda ng movement ng grasya ng Diyos. Ikaw ay ginagamit ng Diyos para ibang tao ay matulungan natin. Pero sa simbahan, tatingin niyo po ba, may pagkakataon, may time na, I mean, may chance sa ba nakikita mo sarili mo na, siguro pagdating ng araw, dahil dating seminarista, who knows, di ba? Pagdating ng araw, may ibang, sa ibang paraan pa ako makakapaglingkod din sa simbahan pa. Like artist. Joining a ministry. Siguro mas okay na po ako nung nasa likod lang ako nung nakita ko parang mahihain po kayo eh. Sabi mo nga po kayo na kunyari lang po yun. Ayun nga, Padre, baka mabigla eh. Baka hindi ka pakainin ni Sir Nani. Huwag na natin siyang pilitin. No? Kaya tayo ay magbe-break muna sandali. At ihanda na natin ang ating pong masarap na pasta. Sa pagbabalik natin ay matitikman na natin ang masarap na pasta ang inihain ng isang artist. Magbabalik po tayo sa testimony. Wow! Yay! At eto na po tayo sa pinakahihintay natin sandali. Of course! Father Roy, mula sa isang artist. Yes! Hindi painting, hindi work of art, kundi work of
the hands. Yes, ang sun-dried tomato pasta with shrimps. Yeah. Sige, tikman na natin. Ito, may parang plating, ha? Sir, ha? Siyempre, artist. Can we now prepare, sir? Sige baka po. Atin tikman. Yeah. Father, sige po, sige wow. po. Wow! Eto na tayo sa pinakahihintay na part. Siguro ngayon, very proud ang iyong parish priest na, Father, rector. Yeah. Father Nante. Father Nante. Father Nante, dito si Brother Nani. Pero si Brother, can I do the honors? Sige po. Okay. Si Brother Nani po, kayo po ay nag-serve din. Parang dati ba, nagsakristan ba kayo? Opo. Yeah, di ba? Doon nagsisimula yan. Oo, oh, ang bukasyon. Ano, bukasyon natin eh. Magkakasama po kami ni Father Nante, ni Father Reggie sa sakristan. Wow. Ay, talaga isang parokya. Isang parokya lang po kami. Napakahusay naman ng Father Reggie, no? Ilang pari na kaya... Dami naging pari sa ano. Ilang pari na yung Father Reggie, no? Sa parokya ho ninyo, Father Reggie, Father Nante. Oh. Yan. Meron Father Hans, ibang sumuhin ko na iya to? I say please, salamat. Kasi may mga plating eh. Naman yung ginagalan din twist-twist pie noodles. Parang wala naman ako nakitang twist-twist dyan, kuya. Hindi talagang, bukod mo sa kanilang dalawa, ibig sabihin, napaka-rich ng vocation ng kanilang parokya. Oo, nakakatuwa yung, ilan na bang pare sa inyong parokya? Hindi ko lang po parang tiyak kung ano. Pero marami na rin po. Oo. Apart from the fact na nating artist, dahil maa-maarte, hindi maarte talaga. Artist talaga gift sila. Gift nga. Oo. Diba? Gift nga, ika nga eh, no? Siguro yung ating last question, siyempre, before we finally taste yung food na ginawa ni Brother Nani, ni Sir Nani, no? Sun-dried. Ano yung, sabi mo, no? Sa special sa mga artist na hindi madali maging artist at magsimula at maging magbunga yung pagiging artist. Ano yung siguro magiging mensahe mo sa mga kabataan o kung sino man na nagangarap na maging artist din gaya mo? Totoo lang po. Ang pagiging artist, kailangan mag-upod ng tuhod talaga. Eh. Hindi lang basta mag-upod ng tuhod. Ibig sabihin po, lalim nun, kailangan natin magdasal. Eh. Kasi kung wala po tayong pananampalataya doon sa taas, totoo lang, wala tayong magagawa talaga. Kung maasa lang talaga tayo, laging sinasabi doon sa mga kabataan po na minimentor ko, huwag kayong umasa doon sa sarili niyong galing lang. Kasi yung galing na nasa sayo, ano lang yan, pahapyaw lang yan. Ano lang yan, patikim, ika nga. Ang ang kabuuan niyang talentong yan, manggagaling pa rin sa taas. But as you have said, yung minamentor niya mga kabataan, kayo po ba nag-offer na rin kayo ng parang mga workshops? Opo, o kaya merong regular workshops? O kaya nung, yan? Pag summer po, nag-workshop ako. Nung before the pandemic. Pero ngayon po, wala. Oh, free po. Free. Ako falahan ang tanong ko, was there ever a time na parang sinuko mo na yung art? Ay, dumating din po ako sa puntong yan. Kasi dahil nga doon sa mga naranasan ko po na hirap sa buhay, na mga naloko, naloko ko, gano'n. Babarating ka ng gusto, tas, no? sinamantala po yung kahinaan. Aking kahinaan. Gano'n. Sinamantala po yung pangangailangan. Yung kabuitian din. Gano'n po. Sumuko din po talaga ako. Actually, nagtampo nga po ako sa sining. Sabi ko, ayoko na magpinta. Mag-aanap na lang ako ng ibang trabaho. Kasi sa ganito nga sitwasyon, kailangan akong kumain din. Kumita. Ngayon, tumigil po ako, tapos pumasok ako bilang isang jail guard sa provincial jail po. Jail guard, oh. Opo, sa amin sa Rizal. So, naging trabaho ko po doon, yun, na nagtuturo po ako doon sa mga preso. Inmates. Mga inmates. Ng arts para part po mabawasan yung kanilang yung term na pagkaburyong sa loob ng bilang. Saka yung ang art daw, Father Hans, nadinig ko po ito, Sir Nani, yung meron siyang rehabilitative effect na yung taong medyo violent, diba? Yung laging agresibo ba? Nag-mellow ka when you do art. Naka-mellow siya ng yung aggressiveness mo. I remember there was a time po doon sa Muntinlupa naman. Yan yung tinulungan naman ng aming grupo dati na yung Hands to Heaven na yung nasa medium security. Meron silang art department talaga. Yung part na yun talaga may mga tinuturuan at may mga inmate na nagtuturo rin. Yes. Inmate, hindi siya jail guard. Inmate siya. Yung jail guard, very supportive naman siya. No, na yun nga hanggang sa tinulungan namin silang magtinda. Yung mga kayplok nila, binibenta yun eh. And until now, sa Manila City Jail, that's what we're doing din. Yung mga crafts, yung mga arts nila, paintings din. Niregaluan ako nung mga kapatid nating inmates sa Manila City Jail. Kuwang-kuwa yung mukha ko. Grabe. Dimple na dimple. Grabe. Libre. Pero, galing talaga. Having said that,
Paano ka bumalik muli nung nagtampo ka sa sini? Nagkaroon po ako ng problema nun sa ano, sa trabaho. Parang lagi ako napag-iinitan, ganun, sa ayan trabaho. Ayan po yung jail, sa jail. Oo, ano, lagi ako napag-iinitan. Eh, sabi ko, baka kailangan ko na talagang ano, kailangan ko na talagang umalis dito. Sabi ko, tsaka pamamaraan din po siguro ni Lord. Mm-hmm. Na ano na umalis ako doon kasi kung nandun po ako eh hindi tayo magkikakilala ngayon. Ah, that's true. In God's way. Yeah. Mm-hmm. At ngayon ay bahagi na lang tumutulong sa Dipolo, no? And of course nakakatulong din kayo. Kaya lubos-lubusin na natin ang pagkakataong nakilala natin si Sir Nani. Tikman na ho natin sa Pinoy. We bless the food. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us all in this gifts you're about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Atin pong tikman at kainin po ang artwork of art. Sun-dried tomato pasta with shrimp. Naku, nakita ko kayo na binuhos na ng gusto yung ano. Yung mapanghang. Yung chili. Mm. Panginoon, tingnan natin. Siyempre, manghanga. Pero masarap lang hang. May kagat. Okay po ba? Buang sa talaga. Hindi. Yung pasta niya, alam mo, hindi naman matigas at malambot na malambot. Ang tawag doon ay? Al dente. Yeah. Yeah. And of course, siyempre, hindi mawala yung masarap na pagkakatimpla ng atin pong shrimps. Manghang! Pero, pambikulano. Oo. Pero pwede naman pala kasi hindi naman ganun kaanghang. Opo. Diba meron naman tayong pwede mong dagdagan na lang. Mm-hmm. Tubig. Yeah. Hindi kung hindi ko maanghang. Before we finally thank you sa inyong napakagandang sharing po at pag-abi nga yung testimony, ano po ang inyong mensahe ngayon sa mga bataan, nag-iumpisa po ngayon? Lalo niya yung mga medyo nag-hesitant sila na ituloy yung kanilang, especially their talent sa arts. Yeah. Kasi diba minsan sabihin niya na, wala ka namang malaking kita dyan. Oo. Mahirap po makapasok dyan. Wag wala kang kakilala, kawawa ka lang. Pang nandidiscourage ba? What is your message of hope and encouragement? Sa mga kabataan po na gusto mag-umpisa magpinta, totoo na hindi po ito, bed of roses kung iniisip nyo na ang pagpipinta ay bed of roses. Kailangan nyo po talagang ano dito, kung kailangan patibayan ng dibdib, patibayan ng loob kasi sa dami po ng dadaanan nyo na hirap at hindi lang po yung ano hindi lang po sa yung paghihirap na sa ng pagbebenta ng paint job kasi darating din yung punto na pati yung mga kasama nyo idadown kayo ganun so, mga kapwa nyo artist idadown din kayo at darating din po sa punto na walang maniniwala sa iyo eh. Dumating sa punto na ganun eh sa akin, walang naniniwala. Hanggang sa dumating po yung break ko na may naniwala pong Father Reggie, may naniwala ang Father Nante, and the rest is history. Wow. Galing naman ano. Talagang God will always send us opo. Somebody that will be our redemption then. That will redeem us. Opo. That will save us. Antay lang na may time para sa iyo at may lugar na para sa iyo. Lagi pong may oras ang bawat tao. Yeah. In God's time. In God's time. Amen. Be patient and have faith. Hindi po ngayon, bukas, kalawa, sunod na araw, basta wag po tayong mawawalan pag-asa. Meron yan. Kasi kapag nawalan tayo ng pag-asa, the end na lahat. Para sa alin pa? Hope. Uh-oh. We always live our day with hope. Yes. Kaya nga, ang hope ay isa po sa atin po mga evangelical and theological virtues. Faith, hope, and love. Yan. Maraming salamat po, Sir Nani. Maraming salamat din po. Thank you very salamat much, sa iyong pagpapahiram sa amin ng iyong mga kwento. Ng iyong oras, ng iyong inspirasyon. Mm-hmm. Yan. At salamat sa food na iyong isiniyo para sa amin. Ng ating hot na pasta. Oo, grabe. And God bless po sa mga biyaheros. Yeah. God bless po sa inyo, sa lahat ng mga sumusuporta sa mga gawain ng biyaheros, kay Father Nante, at of course, sa lahat pong sumusuporta kay Sir Nani. Maraming salamat sa mga katulad niya at sa iba pang mga nagsisimula pa lang na artist. Congratulations. Maraming salamat sa inyo. At of course, sa mga devote po, ng devoto na ating mahal na ina, Auntie Polo po. Yes. Of course, we have these masses po dito sa TV Maria once a month, no? We are broadcasting po yung mga misa po, yung misa doon po sa Auntie Polo. Sa inyo pong lahat, pagbati po namin at pasalamat po sa inyong pakikiisa sa gawain po sa media
ang ipahayag ng mabuting balita gamit po ang makabagong pamaraan at teknolohiya ng media. Yes! Yeah. Maraming salamat, Father Roy! Tuloy na natin ang pagkain yes. with Sir Nani! Na, maraming maraming salamat. Magbabalik pa rin po ang TV Maria. Yes. Salamat. Let's Thank eat you. Hot yes. spaghetti. Hindi ko na kaya talaga. Ang init ng pasta. Ang pero ang kati sa anit. Gayun pa man. Pero talagang ramdam mo talaga yung yeah. gift ni Sir Nani po. Burning! Yes! Ayaw, talagang naglalagablab. Yung kanyang hangad na, of course, himself, nakakaroon po siya ng fulfillment yung kanyang gift ay kanyang nagamit. Pero he feels more fulfilled pag siya po ay nagtutumutulong, nagbabahagi po. At may ibang taong na itinabang sa kanya pong natatanggap na biyaya galing sa Diyos. But if there's one thing po na nais ko pong pick upin dun sa nabanggit po ni Sir Nani, yung kanya pong sharing kanina, ito po yung sabi niya, huwag kayang suko, mayroong time para sa iyo. No? Siguro it took him several years at maraming pong heartaches, disappointment, and frustration. Sabi nga kanina, at some point, nagtampo. Sa sini, sa art, tampo pa sa sini. Pero at some point, God found ways na tawagin siya pabalik sa kanyang sining. And eventually, yung sining na yon ang naging sanhi upang siya mismo maging instrumento po ng Diyos sa kanyang kapwa. Mayroong time, mayroong style, mayroong paraan ng Diyos para sa'yo. Antay-antay lang at huwag mawalan ng pag-asa. Kapit lang at tiwala sa Diyos. So, iboto! Ang galing mo. Parang wala na akong masasabi. Sorry. And, akin na walang pabaon sa akin kasi 'di ba? Totoo to kung kanina nangati yung anid ko sa anghang talaga. Kinilabutan talaga ako, promise. Pero kahit hanggang dito lang, hindi na umangat dito. Kinilabutan ako nung sinabi niyang ang dasal niya, pahiram ng talento. Yan. Ganda, ngayon no? ko lang talaga narinig yun. Sa isang artist, no? Yes, and he is right. Na talagang lahat ng nasa atin dito ay pahiram lamang ng Diyos. No, yung talento natin, yung kalusugan natin, na yung talino natin, and ito, pati yung mga taong mahal natin, yes. ay pahiram din ng Diyos sa atin. Uh-huh. Kaya ano ang ginawa ni Sir Nani? Pinahalagahan niya, na para bang, pero ang hindi lang ito pinahalagahan niya, kaya nagtagumpay siya. Yeah. Sabi mo nga, dumating yung time na nilagay siya, ilalagay at ilalagay ka ng Diyos kung para saan ka. Kaya huwag kang mga agaw ng hindi para sa'yo. Kaya huwag kang kukuha ng hindi rin para sa'yo. Sapagkat, may inihahanda ang Diyos para sa iyo. Pero ito ang maganda doon. Kasi noong siya medyo guminhawa na, siya ay nakita niya yung break niya. Ito yung maganda sinabi niya. Yung sa tuhod, ano ba yung sinabi yung tungkol sa tuhod? Nagpudpud ng tuhod. Kasi ibig sabihin, upod. Mag-upod ng tuhod. Ibig sabihin, huwag mong kalilimutan. Kailangan mo pa rin ng Diyos. Magpo-pray magdadasal ka pa rin. Kaya kahit na in good times or in bad times, sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, sa kalusugan kahinaan, kailangan mo ng Diyos. Yes, you should always give your first yes to God. Amen. Your first I do and last I do will always be kay Lord. Mali ko bang dugtungan lang, Father Hans, sabi niya na ang lahat ng bagay hinihiram sa Diyos, kung kaya apat ng bagay, isinasauli at binabalik sa Diyos. Kung maaaring kayo na nabagit na siya ni Brother Nani na ito'y kanyang ibinabalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Ang galing. Ibabalik ang hiniram parang ano, kalat mo tapon. Tapat mo, linis mo. Parang ganyan siya. Then, maraming salamat talaga sa mga araw-araw. Nakakatuwa ito. Itong programa natin, ito talagang tayo nagbuot ng sarili natin. Hindi nakakatuwa lang kasi ito yung mga nagugulat ako sa mga revelasyon like yung paghiram ng talento. So araw-araw, God can always not just surprise you, but can always make you better. Siguro magandang prayer tuwing umaga, no? Salamat Lord sa pahiram na buhay tuwing umaga pagising mo, no? Sarap siguro niyan. Ibabalik namin ng tama, ng mabuti. Amen. So join in for the best way to one's heart is still through the stomach. So let us serve one another with grace before meals and after meals too. Ako po si Father Roy Bilyet. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat po. At muli tayong magsama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony!